Lots of top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na nagliling kod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa impilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumabatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang. Cool ka lang. Ang ganda kako. Tinamukha ko yung si Percy kako. Magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. More power. Keep it up. Percy Lapid Fire. Tapang mo'y kakaiba. Walang takot sa pagbira, oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga, oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, ito ubra, oh yeah! Oh yeah. Kahit pader ginigiba, basta't mali kinabangga, oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, bumabanat, Lapid Fire! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayo mag-anyaya sa ating pagtatanghal ngayong gabi na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang isyu na ating pag-uusapan. Sabayan po'y napapanood tayo sa ating pong FB Live.
At sa mga nanonood, meron tayong chat room. Maaari kayong mag-type ng inyong mga reaksyon na ating babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, dito sa ating impilan, meron po tayong numero kung saan maaari kayong tumawag at mag-text para po sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Meron pong tatlong grupo na nakabase sa Mindanao. Ang ika nga po ay lumipat na sa kampo ni Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan mula po sa kampo nina Narcos at Indaya Sara. Kala bukas po naman, bukas ba ito o sa makalawa? Ano ba bukas, ha? Asa is? Asyete yata, no? Ang meeting di Abanse, para dun sa mga nagtatanong. Meeting di Abanse sa Makati ng tambalang Lenny at Kiko. Maasa pa rin po si Lacson na siya ang mananalo sa kabila ng napakababang rating. Kasi ngayon, di na sila naniniwala sa survey. Dati tayo lang. Ngayon, pag bumaba sila sa survey, hindi sila naniniwala. Pag tumaas sila sa survey, naniniwala. Doon pa lang malalaman na ninyo ang mga politiko na hindi mapagkakatiwalaan, walang integrity. Pag mababa, katulad si Iskuyukot, di ba? O hindi naniniwala sa survey yan, pag mababa siya. Ganun lang yan eh. Kaya doon pa lang, barometro na yun ng taong bayan para ika nga po, pumili sila ng kandidato. Kasi pagka pabor lang sa kanila, gusto nila, ay hindi pwede yun. Hindi ka magiging mabuting leader. Eh, dun sa survey na hindi pinaniniwalaan eh. Naungusan na ni Pacquiao si Iskuyukot. Hindi pinaniniwalaan ito ha. Bueno, mga kaibigan, yan po mga pag-uusapan natin kasi may mga nagtatanong sa atin, ang dami. Hindi ko masasagot ho lahat eh, sa dami po, mga kaibigan. Ngayon, doon sa nagtatanong, kasi merong, hindi ba ho, merong kumakalat na mga nakuna ng litrato, mga bata, mga musmos, mga paslit, ang merong hawak na, ano ito, tarpaulin ni Vice President Robredo at ni Kiko, ang ika nga po ay iba yung numero na nakasulat, binabago yung numero na matatagpuan sa balota. Kasi mga poster nila ngayon, nakalagay yung numero nila sa balota para masiguro nila na madaling makikita ng mga boboto yung kanilang pangalan. Pero lahat ng pangloloko, pangwawalang niya ay ginagawa laban kay Vice President Lenny Robredo. So, nakita naman natin yan kalat sa social media. Ginagamit yung mga bata ron para walang maging kaso. Di ba? Kasi mga paglabag yan sa batas ng eleksyon. Batas na mga hindi maipatupad ng COMELEC, ha? Namimili sila ng batas na ipapatupad. Yan ang COMELEC. Diyan po kilala ang COMELEC, mga kaibigan. Pero sa mga
Batas na pantay-pantay, hindi ho natin nakita sa COMELEC yan, di ba? Ang daing paglabag at tinatakot pa yung mga, halimbawa, yung mga nag-post ng mga kwan. Eh, imbis na paimbestigahan nila yung mga balota na merong mga depekto, di ba? Pinakikita. Eh, kwan ho eh, tinatakot pa na ididimanda raw. Paano mo ididimanda kung nasa abroad yun? Sige nga. Oh, mga kaibigan, di ba? Eh, salita lang yan eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, meron nagtatanong, pakita mo na lang yung number para sa ikaliliwanag ng mga tao. Yan, yun yung una. Yan ang ipapakita mo kasi nagtatanong, ano ho ba talaga number ni Vice President Robredo at ni Kiko sa balota? Ito, tignan ninyo, makikita naman ninyo sa screen eh. Ang nakalagay dyan, 10, di ba? Si Vice President Lenny Robredo, number 10 sa balota. Si Kiko ay number 7. Ha? Lahat ng panggugulo ginagawa eh. Alam nyo, importante yan para sa marami. Meron pa ngayong mga nagtatanong sa atin kung may katotohanan daw po ba na yung balota, halimbawa eh, boboto ka, di ba? Meron pala sa likod yun. Ha? Hindi katulad dati, mahaba yung balota, di ba? Ewan ko kung totoo yan, ha? Hindi ko kinukumpirma. Na pagka bumoto ka raw ngayon, hindi ko naman alam yung itsura ng balota ngayon, mga kaibigan. Pag bumoto ka raw, binoto mo si Lenny Robredo, 10. Ngayon, sa likod, nandun yata sinasabi yung listahan ng mga party list na sandamakmak. Puro kawatan, ha? Ang karamihan. Karamihan dyan, peke. Ha? Walang gagawin kung hindi makapagnakaw, magkaroon ng kapangyarihan. At magamit yung kapangyarihan sa pagnanakaw. Mga kaibigan, ganyan lang kasimple yung party list na yan. Huwag kayong maniwala dyan. Eh, nung araw ko pa, pinaliliwanag yan eh. At binabatikos yan eh, mga kaibigan eh. Eh, totoo naman lahat, di ba? Napatunayan namang lahat na totoo mga sinasabi natin. Example na si Mike Bilarde, mga kaibigan. Dalawa na party list. Meron na siyang buhay party list. Meron pa siya yung una ang pamilya ba yon? O pamilya ang una? Mga kaibigan, anong klaseng religious organization yung mga ganyan na may party list? Meron pa, di ba, si Bulsanueva? Di ba, si Back party list? Isipin ninyo, ang dami ngayon naglutangan yung sina Bong Revilla, hindi pa nasisiyahan ha, na may pwesto sila. Ang asawa ay nakapwesto, ang anak ay nakapwesto. Hindi pa sila masaya nun. Ha? Kailangan may party list pa para yung iba namang anak maipasok din sa gobyerno. Ano ba ito? Pag-aari na ba nila ang gobyerno? Para na lang sa kanila? Kaya dapat ang eleksyon dito tanggalin eh. Ang gawin dapat dito, bidding. Ha? Isama ito sa procurement law. Ha? Ipaloob itong eleksyon dito sa bansa natin, dun sa procurement law o yung batas sa procurement, mga kaibigan. Yung saan ba ginagamit yung procurement law? Sa mga kontrata ng mga tanggapan ng gobyerno na merong bibilin o may didispatsahin. Ha? Merong bibilin o kaya may ibebenta, may isasalya. Ha? Doon ginagamit yung procurement law para susundin mo, ha? Yung pong procurement law. Kaya yan, doon sa mga nagtatanong, ha? Ang number, oh, yan, makikita ninyo sa litrato. Kanina, yan, litrato na number 10 sa presidential Lenny Robredo, sa vice presidential, number 7, si Kiko Pangilinan. Para lang yan sa mga nagtatanong. Sana
maliwanag po sa inyo yan. Ngayon, ito hong tatlong grupo na nakabase sa Mindanao, sunod-sunod po ito. Merong mga nag-endorse kay Lenny Robredo at Kiko Pangilinan. Merong mga pari naman yata, di ba? Mga taga-simbahan din. Mahigit 200. Nagtataka ako merong mga gobernor, di ba? Si Roman doon sa Bataan, inindorso na rin si, bumaliktad na rin, inindorso na ngayon si Juan, si VP Lenny Robredo. Ang dami na ho niyan ha? Kahit maliliit na grupo, yung pong mga naglilipatan, magtaka kayo. Lahat ng yan, pat kasama na ang mga rally niya, yung mga people's rally, hindi po nabilang ng survey. Kaya paano mong paniniwalaan niya, survey? Bakit hindi mabibilang? Sinasadya Halimbawa, kahapon o ngayon ay magra-rally. Magkakaroon ng malakihang rally. Hindi inaasahan na ganung karami ang bilang. Ang rally ni Vice President Robredo, mga kaibigan, hindi pa nangyari yan sa kasaysayan. Yung ganyan. Kaya, paano mong masasabi na siya ay nasa mas bababang posisyon kumpara kay Narcos? Di ba ho? Magtataka ka Ang daming, nagpapahayag ng kanilang pagsuporta. Di ba? Nag-endorse. Sabi nga sa iyo, wala na yatang universidad dito sa Pilipinas ang hindi nagpahayag ng suporta nila kay Vice President Robredo at kay Kiko Pangilinan. Ni isang daycare, wala tayong narinig na nagpahayag ng suporta sa mga kalaban niyang kandidato. Di ba? Kahit daycare, wala ho Ngayon, halimbawa, nag-rally. Ngayon, dinaos ang rally ni Vice President Robredo. Kinabukasan, o kaya isa pang araw, lalabas ang survey na ginawa na mas mga siguro 2 linggo nakaraan, o 3 linggo nakaraan. Doon ilalabas yung survey, isasabay para matabunan, hindi makita ng tao yung pong dagsa ng pagbuhos ng suporta kay Vice President Lenny Robredo. Well, hindi na tayo magtataka dapat. Kasi po, noong 2016, ito sinasabi ko sa inyo, balikan ninyo ang mga balita noong 2016. Ito ho, kinuha ko ito. Ang petsa, April 23, lumabas sa pahayagan. Ito'y survey ng Pulpul Asia. Pulpul ito ito survey ng Pulpul. May scientific pa kayo. Sipain ko kayo Hindi naman totoo yan Mga kaibigan Ang science. Sira mga ulo niyan, mga kaibigan. Ang survey nila noon, parehong-pareho sa survey ngayon. Consistent nilabas nila ang survey 2016. Magmula umpisa, si Narcos ang nangunguna sa survey nila. Hanggang sa, ito binanggit ko pecha, di ba? April 23. Pag sinabi mong April 23, ito'y huling linggo na bago ang eleksyon. Ilang araw na lang, eleksyon na. Sa madalit sabi, yan ang huling survey. Leading pa rin si Narcos Jr. Pero ano nangyari? Talo, di ba? Mga kaibigan, ngayon ganun din. Ang ginagawa nila, ang manipulation nila ngayon,
ay doon sa brainwashing. Kasi itong ano tawag mo rito, survey, brainwashing yan eh. Kaya yan, dapat ipinagbabawal yan eh. Noong ko pa sinasabi, dapat pag eleksyon, bawal ang survey sa politika, mga kaibigan. Bakit? Nasisira yung ano eh, yung desisyon ng tao. Di ba? Pinipinsala nito ang desisyon ng tao na makapamili ng tamang kandidato. Gano karami ang nalilinlang niyan survey na yan, mga kaibigan. Ha? Dahil sa hindi mo naman kailangang pag-aralan o unawain yung scientific na ginagamit daw nila riyan. Ha? Sa pagsasurvey. Ang paiiralin mo lang, sintido ko mo eh, mga kaibigan eh. Kapag ka ang science, ang siyensya, hindi tumutugma sa sintido kumon, hindi totoo yan. Di ba? Katulad din ng paggawa ng batas. Pagka ang batas ay hindi tumutugma sa sintido kumon, hindi dapat maging batas yan, mga kaibigan. Oh, ganun din ang science. Pag sinabi mong science, proven yan eh. Paano mong tatawaging scientific yan? Ang isang bagay na tinawag mong science, eh kumpirmado na yan. Hindi na pwedeng ma-dispute. Ah? Oh, eh, may mga nagpapaliwanag na iba eh. Kung paano minamanipulate yung survey ng Pulse Asia. Mga kaibigan, 'di ba? Merong isang professor yata 'yon na dati ring ang trabaho rin mag-survey. Oh, mga kaibigan, nakalimutan ko lang ang pangalan. Tandaan niyo 'yan. Ang pinaka-importante hindi scientific method. Ha? Ang pinaka-importante sintido kumon. Paano mo sasabihin? Nakakalamang si Narcos, eh samantalang kitang-kita mo naman namimili ng boto. Ha? Namimili yan ng boto para dumalo sa rally. Yung mga tao na katulad si Lilia Pineda at saka si Gloriang Macapal Arroyo, itong mga mandurugas na ito. Sipin mo, sila na nagpapaweteng, sila pa governor, sila pa vice governor. Ha? At kung may anak pa ito, patatakbuhin pa mayor, di ba? Oh, mga kaibigan, sipin mo itong mga walang yang ito, nag-rally, nagkaroon ng people's rally sa Pampanga, ang daming tao dun sa rally ni Vice President Robredo. Ano ginawa ni Gloria? Nagwala. Kasi hindi niya matanggap ang katotohanan. Sa kabila na nagbabayad na sila, sa rally, para pumunta yung tao, mga kaibigan, hindi pa pumupunta. Samantalang dito, gumagastos na yung tao, pumupunta pa. Di ba? Nagpapakapagod pa. At hindi umaalis hanggang hindi natatapos ang programa. Sa kanila, ang gulo-gulo, may nagbabatuhan pa ng silya. Ha? At kapag ka hindi napakain yung hinakot na tao, oh, minumura sila. Ngayon, pag natanggap na yung pera, nagsasalita pa si Narcos, maalis na, mga kaibigan. Ngayon, tandaan ninyo, hindi dapat sumalungat ang survey sa sintido kumon. Yung sintido kumon, realidad yan eh. Yan ang reality na nakikita natin. Eh yung scientific, fiction yun, mga kaibigan. Kathang isip lang yun. Ha? Hindi mo pwedeng tawagin science yan, lalo na maraming beses nang pumalpak. Katulad noong 2016, kumandidatong vice president yan, sabi nila hanggang sa kauli-uli ang sandali, yan ang nangunguna. Kasi pinalalabas ng survey, kapag nangunguna ka sa kanilang survey,
ikaw ang mananalo. Yun ang ibinibigay na impresyon sa mga hindi inuunawa kung ano yung survey. Hindi mo kailangan pag-aralan yung scientific method, mga kaibigan. Basta ang sinasabi nilang survey na ginamitan nila ng scientific method, yan ay hindi sumang-ayon sa sentido komon. E katarantaduhan yan, mga kaibigan. Siguradong-sigurado yan. Paano mo i-reconcile yung survey sa physical na nangyayari? Hindi ba? Sa mga pangyayari. Hindi mo pwedeng ano eh. Oh. Hindi mo pwedeng itugma eh. Oh, hindi tumutugma kasi. Di ba? Oh, kaya, lihis yun sa sentido komon. Mga kaibigan. Oh, kaya yan ang tandaan ninyo. Huwag na siya kayo masyadong makikinig pa rin sa explanation, gano'n. Eh sila lang nakakaintindi, no? Naintindihan ba ng pangkaraniwan tao yun? Ang akala ng tao, pag sinabi nila yung numero, eh totoo na yun. Yun ang naintindihan ng tao. Akala nila tumataya lang sila sa wedding. Yung number. Oh, hindi nila naintindihan kung ano yung sinasabi nilang naging basihan nung kanilang survey. Oh, sigurado yan. Eto, pakita mo yung survey ng ano ng Pulse Asia at saka ng Google Trends. Ha? Eto, tatanungin ko kayo. Ayan. Sa Pulse Asia, di ba nabanggit na natin sa mga nakaraan na yung numero sa resulta ng inilalabas na survey nitong mga hayop na ito na naglalabasa ng survey dito para paboran kung sino yung kandidato nila. Doon, maahalata mo na kung sino nagbayad sa kanila eh. Nag-commission, di ba? Oh, ngayon, yung umupa sa kanila. Yung, eh kasi para silang prostitute eh. Uupahan mo, gamitin mo. Di ba? Prostitute eh. Oh, hindi survey yan. Tignan mo ito, binabaliktad nila yung standing sa survey. Halimbawa, ito, sa Pulse Asia, 56% daw si Narcos. Tapos si Vice President Robredo ay 23%. Oh, yun daw. Ano sabi natin sa mga nakaraan? Parang baliktad ah. Di ba? Baliktad. Dapat yung 26, si Narcos yun. Oh, yung 56, si Lenny yun. Dahil nakikita natin ang ebidensya. Mga kaibigan, di ba? Nakikita mo ang resibo. At grabe ang voluntarism. Ngayon, bagay na kahit anong halalan dito sa Pilipinas, hindi pa nangyari yan. Kahit nung tatakbo si Cory, walang ganyang karaming voluntarism. Kung hindi talagang ang nagpanalo kay Cory noon ay ang damdami ng taong bayan, ha, na nagkaisa dahil sa ginawa nilang pagpatay kay Senador Benigno Aquino Jr. Gusto pang ibintang yung pagpatay kay Cory. Nasa tarmac ba si Cory nung mapatay si Ninoy? Kayo, yun yung mga sentido ko mo. Eh, bakit daw hindi nalabas? Naging presidente si Cory, naging presidente si Pinoy. Hindi raw nila pinabago desisyon. Gusto nila ibaguhin ang desisyon. Eh, desisyon na yun eh. Napasyahan na ng hukuman yun. Nakakulong na nga yung mga tao eh. Diba? Nung maging presidente sila, di ba? Paano mo babaguhin yun, mga kaibigan? Ang pwede magpabago doon, yung mga tao, di ba? Na apektado ron. O, pero hindi. O, nakulong sila, pinagdusahan ng mga
maliliit na isinakripisyo. Pero yung mga utak, hindi ho naparusahan. Oh, gusto pa pagbintangan, nagpapatay kay Ninoy si Cory. Nung panahon naman ni Noynoy, si Noynoy may kasalanan kasi hindi niya pinaimbestigahan. Alam mo, mga napakasama, di ba? Na pag-iisip. Oh, ngayon, yan, pakita mo muna yon, pinaliliwanag ko eh. Ito, nakasulat dyan, iharap mo sa akin ng konti. Pinagkukumpara dito, a tale of two predictors. Ha? Ito'y parang istorya ng dalawang prediction. Ha? Yung sinasabi ng Pulse Asia Survey, na nagsasabing si Narcos ang siyang nangunguna, runaway winner pa na mananalo. Pero sa Google Trends, sinasabing si Robredo ang mananalo. Ha? Ano yan? Ito, tignan ninyo. Dito sa Google Trends, ano resulta? Robredo, 55%. Narcos, 24%. Google Trends yan, ha? Sa Pulse Asia, 56%. Di ba? 1% lang ang difference. 23% si Vice President Robredo. 1% of difference din. Ngayon, itong Pulse Asia, ang tatanungin natin ngayon sa inyo, kanino kayo maniniwala? Sino ngayon ang dapat ninyong paniwalaan pagdating sa survey na nagsasabi ng totoo? Oh, dito sa Google Trends, walang scientific method dito. Ha? Kasi pinagbabasihan dito is yung mismong numbers, di ba? Na lumalabas sa social media. Ayan, sino paniniwalaan mo? Bakit hindi mo dapat paniwalaan ang Pulse Asia at ang dapat mong paniwalaan ay ang Google Trends? Simple lang eh. Napakarami ng inilabas na survey niyan, yung Pulse Asia, na puro hindi tumugma sa resulta ng eleksyon. Samantalang itong Google Trends, simula nung gamitin ito, noong 2003, ha? Sa mga naganap na eleksyon sa mundo, kasama ang 2016 election na tumakbo si Digonyo, ha? Mga kaibigan. Oh, lahat ng sinabi nila, nanalo eh. Samantalang sa survey nila noon, hindi naman runaway winner si Digonyo sa Pulse Asia noong 2016. Mga kaibigan, hindi ho ba? Oh, ang nanalo si Trump sa Amerika, base rin niya sa Google Trends. Naglumabas ang resulta, yung resulta ng Google Trends ang accurate. So, sino paniniwalaan mo? Itong proven na nakuha na palpak, proven na nanggagancho lang ng tiwala, manggagancho lang ng tiwala yan, Pulse Asia, tsaka yung mga survey firm dito, ay kahit ano pa sabihin ninyo, oh, niloloko ninyo publiko, nagkakapera kayo sa panloloko sa publiko, hindi baling mapahamak ang bansa ninyo basta may magbabayad. Alam nga naman, gawin ninyo yan ng labor of love. Ha? Libre. Dahil mahal nyo bansa nyo. Oh, ito ha. Meron survey ngayon, di ba? Sinasabi si Lacson, kulelat pa rin. Si Isko Yukot, naungusan na. Nalagpasan na ni Pacquiao. Pulse Asia ito. Mga kaibigan,
Pero sabi ngayon ni Lacson, eh, naniniwala pa siyang mananalo siya. Sa kabila niya ni. Eh. Oh, di ba? Pero walang, hindi natin nakikita 'yun. Sa katotohanan, sa reality, sa sentido kumon na mananalo siya. Di ba? Dalawa lang naman ang labanan dito. Narcos, Robredo. Robredo, Narcos. Yan lang ang laban. Pampagulo lang to mga to, mga saling pusa. Para mabawasan ang boto si Robredo. Bakit? Kasi si Lacson na mismo nagsabi, di ba? Nung una ay wino-work out nila yung ano tawag dyan yung pagkakaisa sa hanay daw ng oposisyon. Kunyari lang yun. Di ba? Kasi ang pakay niya, idisenyo yung pagkakaisa sa sarili niya. Ganon din si Iskurap Kuyukot. Di ba? Mga kaibigan. Si Iskuliling. Oh. Ganon din ang pakay niyan. Ha? Ngayon, ano sabi niya noon? To, tandaan ninyo. Sinabi niya, siya raw ang merong best formula. Ano raw yung best formula? Ha? Na inoper niya dun sa kanilang pag-uusap para magkaisa sila. Eh, kapag ka, kung sino yung mahina sa survey, atras ka na in support dun sa nangunguna sa ating mga nagsipag-usap ngayon. Nakita na ninyo? Oh, mga kaibigan, kung tumaas pala siya sa survey, patayin mo yun, oh. Nakakatakot yung lamok na yan. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang laki. Oh. Oh. Ah. Kung tumaas pala siya sa survey at pumayag yung mga yun, mga kaibigan, abay, kawawa naman sila. Ha? Bakit? Hindi naman yun ang pakay ni Lacson eh. Ang pakay talaga ni Lacson, eh gibain yung kalaban ng administrasyon. Di ba? Kung sino yung manok ng administrasyon. Ano katunayang hindi totoo yun? Kasi po, kung itong mga ito kumakampanya, di ba? Lahat yan, ano sinasabi niyan? Mahal namin ang bansa, pero wala sila lagi resibo. Di ba? Wala resibo ng pagmamahal sa bansa. Ha? Pagmamahal sa pera lang ang nakita natin. Diyan, marami silang resibo niyan. Pagmamahal sa kapangyarihan, sa sarili lang nila na interes. Mga kaibigan, diyan sila maraming resibo. Pero resibo ng pagmamahal sa bayan, wala. Yung katak silang sa bayan, marami sila niyan. May papakita resibo. Ngayon, ha, mga kaibigan, bakit hindi niya ngayon patunayan kung siya ay sincere dun sa sinabi niya nung una? Total, wala nang mangyayari sa inyo eh. Anong petsa na? Kung talagang mga selfless itong mga taong ito, ha? Yung kanilang pagtakbo ay talagang totoong para sa mga mamamayan, bakit hindi ako magsasakripisyo? Di ba? At aking ipaubaya, iparaya ang aking pansariling interes, kapakanan, ambisyon sa ikabubuti ng bayan kung kanino mas makakabuti. Alam naman nila yan kung saan makakabuti. Hindi nila magawa ngayon. Bakit? E di makukumpirma na sila ay pinatakbo talaga. Katulad din nung kailan yun, pintumakbo si APJ. Mga kaibigan, 2004. Di ba? O, ganun din ang ginawa niya eh. Ang dali nilang ano eh, ano tawag dito? Impluensyahan ng ano? Ng pera. Hindi sila nai-impluensyahan ng anumang
bagay na para maipakita nila ang kanilang totohanang pagmamahal at pagmamalasakit sa bansa at sa mamamayan. Isa lang ang makaka-impluensya. Ano? Pera. O, Lucio Tan, sabi ni GMA, ikaw pondo sa, ano ha, sa Lacson ha, para yan hindi atras ha, para ako panalo. Ha? Ako daya, hello Garci, ha, ayan po mga kaibigan. Hindi ho ba? Kaya hindi siya umatras. O hindi siya pumayag na mag-vice president. Tinuloy na lang ang presidency. Yan ang talagang dahilan yan. Maging ito eh, si Isko Yukot eh. Ha? Kasi kung yaan, eh ano pa gagawin mo? Manggugulo ka lang sa eleksyon. Kaya na tinutuloy yan, sakaling may manalo na siniraan pa nila, di ba? Oh. Magiging leverage nila. Yung ginawa nilang pagtakbo para sila makinabang dun sa susunod na administrasyon. Ganyan yan eh. Hindi nyo ba napakinggan si Norbing Gonzales? Ha? Si Norbertong Gonzales na hindi naman tayo nang mamaliit. Pero wala naman kaming alam na pwede kang maging kwalifikasyon. Kasi dapat ang kwalifikasyon ng mga kumakandidato, mahal mo yung bayan mo. Di ba? Nakita ninyo, ginagamit kong halimbawa sa inyo si Doy Laurel. Oh. Di ba? Isipin ninyo ang haba ng political career ni Doy Laurel. Pero nung hiningi ng pagkakataon na siya ay kailangang magsakripisyo, ha? Isacrifice ang kanyang sarili at kalimutan ang kanyang ambisyon. Pumayag siya na maging vice president ni Cory Aquino. Yan ang sacrifice. Yun ang nagpapatunay na si Doy Laurel, kahit ano pa sabihin ninyo, ipinakita niya, pinatunayan niya, na minsan, minahal ko ang aking bayan. Kahit ano pa sabihin ninyo, kung may maipipintas kayo kay Doy Laurel, yun hindi matutumbasan yung kanyang ginawa na pagpapaubaya, mga kaibigan. Bagay na imposibleng gawin ngayon nitong mga ibang kandidatong pampagulo. Bueno, mga kaibigan, magpapatuloy tayo. Ituloy na natin itong, ano tawag dito? Ano ito eh? Yung paglipat ng suporta ng tatlong grupong nakabase sa Mindanao sa Robredo Pangilinan Tandem mula sa kampo ng ika nga po, sila raw nangunguna sa survey. Survey na ano? Kupal Asia. Ito tatlong grupo ito ha. Kasi nagpunta pala muling binalikan nitong tambalan ni na Robredo at Pangilinan ang Cagayan de Oro at Misamis Oriental Provinces. Ha? O Cagayan de Oro tsaka Misamis Oriental Province. Merong local groups na minsan ay itong tambalan ni na Narcos at Indaya ang sinuportahan. Ha? Pero nga, nitong May 4 kahapon, ha? In-announce nila ang kanilang decision na bitiwa na itong dalawang ito. At suportahan si Robredo at si Pangilinan. Yan po. Ang announcement daw o pahayag nitong grupong, mga grupong ito na lumipat
ay ginawa doon sa pagpunta ron ni Pangilinan sa Cagayan de Oro City at Misamis Oriental. Ito mga grupong ito ang pangalan po, Hukbong Federal in Misamis Oriental. Siyempre mga local ano ito eh, organization ito eh. Hukbong Federal in Misamis Oriental. Ito pa, Revolusyonaryong Alyansa, Alyansang Makabayan. Ano yan? RAM yan eh. Diba? At yung Guardian Brotherhood sa District 1, sa Region 10. Ha? Ang nagsabing sila ay sumusuporta na kay Robredo at Pangilinan. Oh, pagkatapos nilang pag-isipang mabuti. Oh. Sabi nitong si Virgil Garcia Claveria, siya ang leader ng Hukbong Federal sa Misamis Oriental. Meron silang at least 15,000 members sa Northern Mindanao. Si Claveria ang chapter president ng Guardian at ng RAM. Pareho siyang pinuno nun. Sabi niya, kami lumipat kay Robredo at Pangilinan dahil nakita namin sa kanila ang mga plataforma at programa. Natitiyak namin na aalagaan nila kami. Ha? Binibigyan namin sila ng sa kanila namin ibinibigay ang aming suporta, ha, at namamuno sa gobyerno, especially to our education sector, mga kaibigan, sa sektor ng edukasyon. Isipin mo kay Robredo, lahat ng sektor may suportang nanggagaling, ultimong suporta ng mga atleta. Mga atletang Pilipino, mga 'di ba nagtanghal sila sa Araneta, 'di ba? Oh, gusto niyo mapanood yung video? Mamaya. Gusto niyo? Kaya lang mahaba 'yon, mga 10 minuto rin 'yon. Oh, tingnan natin ha kung maipapakita natin. Oh, ang pinuno naman ng isa sa pinakamalaking kooperatiba na nakabase sa Mindanao. Ang pangalan po ay First Community Credit Cooperative o FICO, ha? Ay nagdeklara din ng suporta para kay Robredo at Pangilinan sa kanilang tambalan. Si Isagani Daba ang presidente nito. Habang ang cooperative, ang mga kooperatiba sa ilalim ng FICO ay kanilang pinahayag na maging neutral, ha, na at umapila sa mga miyembro na, na ang pangangailangan na busisiing mabuti mga kandidato at plataforma at records, ha. Ang sabi ni Daba, siya ay nakikipagpulong sa mga cooperative leaders at pinag-usapan, nakikipag-usap sa kanila. Kaya importante na pumili ng tamang kandidato ngayong eleksyong ito. We have been doing this on our own as our contribution to dismantle the kind of political system that we have that only flattens the traditional politicians. This is the chance really that we will have a new kind of politics. We will have BP Lenny as our president and Senator Kiko as our vice president. By the way, binabasa ko itong balita. Hindi ko pansarili ito, balita po ito. Ang komentaryo natin ay hinuhugot natin sa lumalabas na balita. Di ba? Oh. Tulad nun, yung kanina pinakita namin sa inyo, yung pagkakaiba ng Pulse Asia at ng Google Trends. Oh, hindi ko imbento yun, di ba? Yun naman talaga yung lumabas eh, di ba?
Oh, ngayon, we will have VP Lenny as our president and Senator Kiko as our vice president. Yan ang sabi ni Daba. Dahil gusto nila, ito na ang pagkakataon na kailangan nating magkaroon ng bagong uri ng politika. Kasi nga, nilamo na tayo ng kahayupan dito. Sipin ninyo, lalong sumama, di ba? Ang mga party list, oh, 25 na, mga kaibigan. Wala na eh, pwede na lahat eh. Hindi na nasusunod yung pamantayan ng batas. Kasi nasa batas yan eh, na kakatawan yung party list para sa mga marginalized sector. Ano ba yung marginalized? Yung napapabayaan. Hindi napapabayaan bibingka ni Moka at saka ni Pia Lago, ha? Ang pinag-uusapan dito. Yung interest o welfare, kapakanan, ng mga napapabayaang sektor, hindi ng mga bibingka. Ha? Ng mga bulok na bibingka. Oh. Ni Moka at ni Pia Lago, di ba, mga kaibigan? Dapat ito eh, ang ginawa nitong pangalan ng party list nila, Pirinos Party List. Alam ba ninyo yung Pirinos? Ewan ko kung meron pa ngayon nun. Yan yung Pirinos, ubod na ng tagal yan eh. Maliit pa ako, nakikita ko na yan, baka hindi pa ako tao, may Pirinos na. Diyan sa Tundo nagsimula yan eh. Ah, sa Juan Luna, malapit sa Pritil. Diyan nagsimula ang Pirinos. O, diyan ko inabot yan. Eh, nung lumalaki na ako, ba, nagkaedad ako, ba dumami yung Pirinos? Meron pa sa Manila Hotel eh. Ha? Bibingka ang tinda nun. Si Pirinos. Mga kaibigan, di ba yun din naman ang puhunan ni ano, ni Pia Lago tsaka ni Moka. Bueno, yun po, ilan lamang yan ha, sa mga nagpapayag na suporta. Meron pa sa ano eh, yung mga university presidents, di ba? Sa Mindanao din. Yung tatlong nangungunang universities. Oh. At sa mga nagtatanong pa rin, ang meeting di Abanse ng Robredo Pangilinan Tandem ay gagawin po ha sa Makati. Oh, sila pangungunahan po yan ni na Kiko at Lenny Kiko ha. Sa Sabado po ito sa Makati City. Madalit sabi, Asyete po ito, Sabado. Kasi tinatanong niyo eh, Makati. Ha? Nakita ko yung parang mapa ng pagdadausan. Ang stage nandun sa kanto ng Makati Avenue at Ayala Avenue. Mga kaibigan, madalit sabi, ano ho yun? Stage ba yun? Hindi ko malaman, hindi ko matandaan. Basta doon magsisimula eh. Hanggang doon sa Buendia, layo nun, di ba? Buendia. O kanto ng Ayala, Buendia. Masasakop nito yung Paseo de Rojas at Makati Avenue. Ilang kalye ho yun, mga kaibigan. Yung paralel na karsada. So yun po, merong mga programa ron na hinahanap ko yung ano, nakita ko dun sa kwan eh. Ano yung tawag dito? Yung parang chart, di ba? Meron ko nakita kasi sa email, nakakatanggap ako ng mga press release eh. Yan, yung mga press release, mga legitimate na balita yan. Mga pahayag yan na nanggagaling sa mga tanggapan ng gobyerno o anumang tanggapan, mapapribado man yan, mapagobyerno man yan. O galing sa kanila yon, nakita natin. Ayon ho sa campaign manager ni
Robredo, itong si Bam Aquino, kinumpirma niya na ang pinal na campaign rally ng opposition at ng kanilang ticket ay sa Ayala Avenue, corner Makati Avenue. Bukas daw si Robredo ay babalik sa kanyang home region. Ito'y sa Bicol. Para sa serye ng Grand Rally sa Sorsogon, Legazpi City sa Albay at Naga City, Camarines Sur. Diyan nilipat ni Kwan eh. Nimoka yung ano eh. Yung ano tawag mo ron? Mayon, volcano. Tatandaan nyo ba? Nilipat niya sa Naga. ngayon, si Vice President magbabalik sa Mindanao o nagbalik sa Mindanao kahapon for a series of campaign activities sa Pantaw Ragat, Lanao del Norte at Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Siya po'y magbabalik naman sa Caraga sa Webes ngayon yun to attend various activities kasama na po ang Grand Rally na inorganisa ng kanyang mga supporter sa Agusan del Sur. At dito po ay patuloy silang humahakot ng mga suporta mula sa local leaders at representatives ng iba't ibang sektor. Sa Cagayan de Oro, magkakaibang grupo ang lumipat ng kanilang suporta mula sa kampo ni Narcos at Isko Moreno para suportahan ang oposisyon. At kabilang dito sa nagdeklara nga ng suporta yung mga grupong binanggit natin kanina, kasama na po yung Mindanao Women Council Advocacy. Si Pangilinan po ay nasa ano na yun, nasa lungsod na nabanggit para kumampanya kasama si Mayor Oscar Moreno na tumatakbong governor ng Misamis Oriental. Ito yung mga unang talagang dumiklara ng suporta kay Vice President Robredo. Ang kailangan natin, sabi ni Mayor Oscar Moreno, ay ang isang administrasyon na totoong napag-iisahin ng mamamayan. Ang administrasyon na mapagpakumbaba, administrasyon na nakatuon ng pansin para tugunan ang problema ng ating bansa. Ang lideratong magbibigay inspirasyon sa mga tao. Yan, sabi ni Moreno. Tama nga naman yun eh. Hindi ba tayo na-inspire tayo eh. Kaya yung mga ginagawang pagtulong ni Vice President Lenny Robredo, nadamay tayo sa paggawa ng ganun eh. Di ba? Dahil sa nakikita natin sa kanya. Yan yung tinatawag na ano eh, yung volunteerism, di ba? Ini-inspire mo yung mga tao na voluntary yung gawin ng mabuting bagay. Naikwento ko sa inyo minsan, itong mga kabataan na kumakampanya, naikwento sa akin nila, napuntaan nila yung isang lugar dyan sa Tondo, yung Happy Land, may katabi pa yun eh. Alam nyo, kinuna nila ng litrato. Naku po, matatakot ka sa lugar. Tiyak na, malayo ka pa, maamoy mo na yung lugar. Di ba? Pero alam niyo, sabi nitong mga bata, alam niyo, hindi pala sila masamang tao. Ang tingin lang sa kanila, masasamang tao sila dahil mahirap sila. Pero sa katotohanan, no, napakaganda nilang kausap. Akala mo, yung kakausapin mo sila, matatakot ka. Baka kung ano-ano isagot sa'yo. Magaganda ho silang kausap na tao. Doon ho kasi, bigyan mo lang sila ng sardinas, kinukwento nila. Paminsan-minsan lang daw mangyari yun.
na naabutan sila ng sardinas. Ito, sa totoohan to, di ibig sabihin walang tulong na natatanggap ito kay Hani Lacuna, di ba? Tsaka kay Iskuyukot. Ewan ko kung makapasok sila ron. Ha? Eh, sobrang matapobre yung si Hani Lacuna, makakapasok ba yan doon? Hayaan ninyo, kung sakaling pagkatapos ng eleksyon, ha? Babalikan ko yung mga batang yon na nakausap ko. Ano man ang mangyari ngayong eleksyon, pagkatapos niyan, sisikapin ko ako'y makatulong ng konti sa makakain ng mga taong yan. Ang dami pala ron na suwerte na sila na makakatikim sila ng sardinas. At kung may suwerte-suwerte hino tayo ng konti, hindi lang sardinas ang aming dadalhin sa inyo. Magdadagdag pa tayo ng konti. Sisikapin nating magawa yan, mga kaibigan. Eh, pero napakarami nila. Bueno, mga kaibigan, magpaalam muna tayo sa ating mga taga-subaybay. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Pero tayo po ay magbabalik para ipagpatuloy ang ating pong FB Live pagkatapos lamang ng ilang mahalagang mensahe. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Nagmamahal
bayan ko, lahat kami pantay-pantay.